Yun o! Good morning everyone! So ito na nga tayo. Chongqing Majors in lower bracket matches. Ibig sabihin, best of one ang mga laban natin ngayong umaga. Well, actually, may four games na best of one. Siyempre, alam ko naman lahat kayo, inaabangan nyo yung TNC game. Mamaya pa yan versus Team Aster. So, mamaya pa naman yan. Ano ba? Nakita nyo pa yung drop ng, ano, ng Chaos Esports Club? Sven Medusa Lich. Nakita? Nag-umpisa dun sa NT eh. NT first pick. Sabay siya. Sven Medusa. Two picks. Pero dito naman sa kabilang side, Alliance going for the Furion tas Oracle. Oracles. Pero good morning sa mga, ano, mga kasama nating lahat nanonood dyan. Ay, pero shoutout pala sa, ano, sa Imperial Production. Kala ma'am Evangeline Imperial. Salamat po. Binusog nyo kami. Ay, ako lang ba? Pero ang sarap ng ano, chili ice cream. Anyway. Eh, tinutungan. Tinutungan pa. O, di ba wala akong mic? Sabi siya. Eh, walang mic, sir. Eh. Taka lang guys, ayusin lang natin. Pero ganto na. Mic test, hello. Wala nga. Mic test. Hello, mic test. Pero naririnig, ito, wala kang mic, pero naririnig mo na ako. Ayan o, naririnig ko na yung sarili ko pa nagsasalita ako. So, kunya. Hello, mic test. Meron na ba? Walang mic, sir. Wala nga ito. Mag-solo kasi ka lang muna. Mukhang mo. Doon niya tayo, no, sa ampli. Oo, masarap mo muna. Hello, ayan, sinasabot tayo kasi ako ni Calbs. Ni-record ko kasi siya natutulog. Tapos, alam niyo ba, nung pauwi na kami galing... nung pauwi na kami galing Alabay. Ano, tawag doon, nabulunan siya sa sarili niyang hilik. Sabi niya, So, wait lang. Ayusin lang muna natin yung mic. Pero, Chaos Esports Club, ayan. Sven Medusa Lich, tsaka Timberso Alliance naman. Nature's Prophet Tusk, Oracle, at Anti-Mage. O, diba? Wait lang. Check. So, sa mga gusto pang makaalam ng mga kwento na pinagagawa ni Calbs kahapon, pwede kayong manood sa stream ko later. Ayan. Meron akong stream after ng cast ko, pero magkakast ako after matapos lahat ng lower bracket. Hello, mic test. Ayan, okay na. Rinig ko na. Oo, na... Oo, sarili niyang hilik. Tapos, alam niyo ba, pinagtitingin na... Nung papunta pa lang kami, pinagtitingin na kami ng maraming tao kasi yung hilik niya, feeling ko rinig hanggang doon sa labas ng eroplano. Pero ito na, tama na yan. So ito, Team Verso. Ay, okay. So ito yung isa-safling nila. Lahat ng armor meron. Meron silang Warcry, merong mana shield, may frozen armor, tapos meron silang ano, reactive armor, lahat na ng armor meron sila. Pero... feeling ko ah, medyo kinakabahan pa rin ako dun sa AM. Kasi yung AM gusto nilang maging sagot dun sa Medusa. And ngayon, sobrang nauuso yung Medusa na pinupunta nila sa may mid lane. So, kung mapapahirapan ng Timberso yung Anti-Mage or kahit ano pang plus one na support siya, mahihirapan sila lalo na pagdating sa item tsaka sa level. Baka kahit na kontra si Anti-Mage kay Medusa, hindi ganun yung mangyari. Ito na yung ano pang ano, crowd control na kailangan din nila. Pero, ewan ko. Hindi ko alam kung anong plano nila sa ngayon. Hindi ka rin alam. Oo. Medyo magulo yung draft. Pero yung... Mid-NP ata ate. Pero kasi kung mid-NP yan, sa bagay, makakasabay din naman sa farm na konti yan sa Medusa. Ganda rin yung Timberso counter doon sa Fury yun. Oh, yun, mid-AM. Pwede. Pwede rin namang mid-AM. Tatapat nila doon sa Medusa. Ang sinasabi ko lang na mid-NP, ba kasi irritate nila, depende kung saan lilane yung Medusa.
O you know, sa bagay, kahapon nga rin pala may nag-mid ng AM, no? Sa meron. A-home. Fanatic, ano? Sayang din yung Fanatic kahapon. Natuwan pa. Ay, hindi. May mid talaga nila kasi pumik na si HFN eh. Eh, di ba, niro-rotatean nila niyan si HFN. Nilalagay nila sa mid. Pero tingin ko mag-a-adjust pa rin yung laning niyan. Okay. Uy ha, Timber. Oh, yung Medusa niya, abay't pinahirapan yung AM ng e-home. Sayang yun. Unfortunately, bababa yung, ano, yung Fanatic sa lower bracket. Mamaya pa guys, yung laro ng TNC, yun yung last na best of one eh. Yun yung pinaka-last na best of one. If I'm not mistaken. Kamusta yung Bicol experience? Ayos naman. Sobrang sarap nung tinaparize. Tinaparize, oo. Tsaka nung laing. Gusto ko yung ano eh, yung Bicol Express. Puro sili, labuyo. Sarap si. So, okay. Boxy. Boxy, boxy. Quick fan of Fury yun. Ay, may mid nila yung Fury yun. Okay. Depende nga, sabi ko sa'yo eh. Depend. Medyo laneless kasi. Ewan ko, tignan na natin kung anong gagawin nila. Sisilipin yata mo nila kung saan yung mga lanes ng mga hero sa kabilang side eh. Bago sila mag-decide kung ano yung mga laning nila. Pero sobrang ganda ng wave clear na itong si EC. Yung Chakram. Oo, yung first colonial resto. The best. Kahit doon lang kami nakapunta, sobrang saya. Sarap ng food doon. Ang bilis pa nila mag-serve. Ayan, hintayin lang natin guys. May pause lang tayo mga sir, mga ma'am. Kita ka, makaganyan ka pa. And, sorry, ito na nga. Sarap na upo ko yan. Hello kay Franz Lies. Okay, shoutout kay, ano, kay Boss Franz. Yan, shoutout sa ano, Skyhook Clothing. Salamat sa shirt, boss. Ito na nga. Let's go. Dala lang. Wait lang. Tinan mo, saan pupunta eh? Pababa. Pababa. Pababa nga yung AM. Mimid nga nila yung NP ata eh. Hindi ko alam. Ang gulo ng lane nila. Laneless nga din eh, di ba? So, tingnan natin itong mga sir. Silipin natin. Naka-smoke up sila rito. Pero, ewan ko, sisilipin talaga nila kung ano, yung mga yung lanes dito na kabilang side. Kaya ganyan yung positioning nila. May Red Bull ba dyan? Jack? Red Bull? Oo, Red Bull. Meron ba, papi? Oo, may pasalubong naman ako sa'yo. Nagreklamo ka pa. Pero ako rin, ako rin. Ito, best of one series lang to. CEC kalaban yung Alliance. Yan, best of one. Ibig sabihin, pag talo na kayo, laglag na kakagit kayo dito sa major na to. So, napaka-importante. Every matches counts, lalo na sa lower bracket. First round, lahat, best of one. Yan. Guys, hindi ko kayo masya-shoutout kasi medyo malaki yung screen sa akin. Pero sa lahat na nagpapa-shoutout, shout sa inyo and good morning. Oo, oh, walang bayad yung tour na sa Astrodome. Kung tutusin nga, hindi man ganun karami yung tao, pero sobrang hype yung pinakita nila sa amin. Pati nga yung sila Ma'am Bunch. Na-hype din, mas hindi daw nila alam nangyayari. Oh, di ba? Mid-NP. Yeah, mid-NP nga. Sabayan sa right-click. Ang sarap ilayin yun saan eh. Team Verso. Pero anyway, ito na nga tayo mga sir. Best of one series. CEC versus Alliance. Chaos Esports Club. Yun yung CEC. Abbreviation lang. So, ito na HFN versus Cuefa. Sa Fury yun niya. Kulit to. Mga trends niya manggugulo. Zone out dito yung Medusa. Di ba? Paano ko lalapit yun, sir? Best of one lang. Oh, yung sa scoring board lang, yung hindi napalitan. Pero best of one yan. TNC mamaya pa last. Fourth, di ba? Fourth sila against Team Aster. Ano yung nga, first blood. Makakukuha ng
ng CEC. Ito na nga tayo, balik tayo sa matchup dito sa baba, Oracle tsaka Tusk. Kaharap nila is yung defensive tri-lane. Bali yan ito, defensive versus aggressive tri-lane. Tin-tri-lane nila rito yung Beastmaster na core. Sa kabila naman, nandito yung AM. Tri-lane sa tri-lane. Pero kulit ng tri-lane dito na kabilang side, ha? Habang... Kumpasan yung dalawa. Sakit! Whirling Death lang yan. Tsaka reactive armor. Eh, nag-i-stack pa naman yung ano, yung Whirling Death. So, ito. Hindi napapilitan siya mag-ano. Mag-healing salve. Na-block, pero harassment pero lang. Pero delikado ito, ha? Kung tutuusin. Kung yung AM kasi, manalo siya sa lane. Sobrang ayos nun para sa Alliance. Pero kapag itong CC, matalo sila sa lane. Matalo yung Beastmaster. Ayos lang naman. Kasi yung kinakailangan niya lang, makuha niya yung kanyang level 6 para magkaroon ng more rotations, makapag-provide sila na... Diyos ko, ginamang bahay. Nanonood ka bang movie? Ito movie! Makapag-provide lang ng rotation ng space para dun sa Medusa. Kasi yung Medusa lang naman yung kakain lahat ng pera dito. Sa team na CEC. Yun talaga yung mag-ano ng farm. Pero sa kabilang side, tabla-tabla pa naman tayo ngayon. Hindi nakakalayo. Yung safe lane. Yung top lane naman, 1-on-1 yan. Pero mas tingin ko pag nakakuha pa ng levels to, hintay lang umangat yung level dito ng ano, Timber, mahirapan na to top lane. Uy, na-debuff ka agad yung Warcry. Ayun din siguro yung idea kung bakit sila. Kainis, no? Oh. Ng SBN na support. Maski meron silang Oracle, madi-debuff niya lang yung armor ng isang tao. Pero yung ibang sakop ng Warcry, may armor pa rin niya tsaka move speed. Nagpakita yung task dito sa middle lane pero walang kaganapan dito mga sir. Natalang yung Oracle. Yan lang yung role dito ng Oracle, taga-debuff. Pwede niya tanggalin yung armor ng Leech. Same goes for yung SB na Warcry. Ay, narotate diba? Na nila yung bro. Nagpalit sila ng lane. Pero hindi, mahirapan din doon. Bahala na. Yun na lang din yung gagawin nila rito eh. Pinumagandang option na nila yun eh. One-on-one na situation para doon sa AM. Kailangan niya lang, hindi siya mamatay. Oh, kasi once na mamatay siya, lalo siya magiging behind. Eto na ngayon din yung rotation sa middle lane. Makikita natin. Yung Sven, nandun ngayon, nangungulit, tinutulungan yung Medusa with the buff of his Warcry armor. Medyo hirap dito yung ano. Nasa slight lang naman, 19-7, 18-5. Ngayon, medyo tabla na sila in terms of CS o creep score. Mm-hmm. Pinalakpakan, si Tabo na slow down. Pero yun, babagal din. Pero grabe, patay ito. Ay, hindi, merong armor. Well played. Na-slow down munti ganun. Akala ko makakabawi sila. Pero 4 minutes in, 1-0 pa rin tayo. Eto na, nagbabalik sa lane. Etong support na Sven. Si Boxy. Mas okay na yung lane dito ni Boxy. Unlike kanina. Nakakainis yung Oracle dito. Uy, napag-stack up yung Medusa. Uyun lang, makigulo rito. Si Taiga. Uy, sa Paul. Eto na yung bro. At merong skill na ibinigay. Yes sir, buhay na buhay. Na-disarm, kaya hindi nila na-attack. Pero grabe naman yun. Napakagad ng rotation coming from Quiff sa kanyang Nature's Prophet na naka-double damage rune. And patay ang Medusa. 1-1 tayo dito mga sir. Samantala ito naman si Mike. I guess dito kay Weeha, which is okay na rin. Nahatay delay siya rin. Hinintay nila. Sa bagay lang segundo lang din naman yung kanilang hinintay. Nag-jungle yung Medusa. Napanis siya agad doon ng Nature's Prophet. Ang gandang level dito ng ano ah. Ng Oracle. Now it's up to level 4. Yung support naman sa kabilang side, level 3 pa lang din. Anong bubuhin kaya nito? Meron siyang double null. Mukhang magbablood siya rito. Mukhang magpupush siya rito eh. Blood. Tumatalang ito si Weeha. Merong soul Blood's ring. Crimson. Oo, oh, Blood's Crimson yan. Ano? Okay. Talaga magpupush sila dito later. Once na makuha nila yung mga kailangan nilang items. Eto na naman yung task. Metro, no? Nako. Ayan na nga. Napakagandang shard in. Tag team. Diyos ko, Lords. Ang sakit. Grabe yung damage or yung burst damage na binigay doon ng Alliance to take out the Beastmaster. Well played. Gandang connection nun.
Ayan na. So, tignan natin dito mga sir. Right now, medyo tabla-tabla pa rin tayo dito. 2-2-6 minutes. Pero meron yung regeneration rune at gagamitin na lang ito ng Oracle. Masyado pang maaga para sabihin. Pare, level 6 na may chakram na rito yung Team Verso. Pero good thing naman dahil AM yung tinapat nila. He has a blink, so he can just blink out into safety. Pero he needs to be careful not to be caught off guard or out of position. Pero 1K ha, yung hahabulin niya dun sa Medusa dito naman sa may bottom lane. Ako mas ginaka-warcry ito. Na yun, di ba? Na-debuff lang. Easy burst. Easy burst na naman dito sa bottom lane. Mas ginaka-warcry ka dyan, tatanggalin lang yan ng Oracle. Grabe, sabog na oh. 7-4. Wala na kagad tier 1 tower dito sa top. At eto pa rin, tuloy-tuloy si Wiha sa pag-pressure ng lane. Aray, yung space sakit. Na pwede niya ibigay dun sa Medusa, bibigay at bibigay niya. Lalo na yung lane nila dun sa may bottom lane. Alam na yung kinalalagyan nun. So, tignan natin dito yung si Mickey. Walang magawa. At eto, makikita pa. Pero may makapag-blink out yan. Now, eto kanina ka pa. Kanina pa makulit, pero wala sila pang burst. Eto, good thing nandito yung Beastmaster to slow down the task. Napakagandang shards naman nun coming from Taiga. So, makakatakas dito yung task. Pero hanggang ngayon si Tavo dito, wala pa rin level 6. Grabe naman to. Ginawa ng bahay. Mamay, magro-rotate din to eh. Hindi niya iiwanan yung lane na yan. Natalis kung may isang magro-rotate na support. Sakit! Naku! Naku, Miggy! Takbo palayo! Takbo palayo! Pero counter spell pa! Naku, parang mali ka dun. Dapat blink palayo na lang. Pero dito yung Fury yun. Yung Fury, eto na lang daw. Mas magandang kill, pero... Ang tanky niya, no? Mapapatay nila, pero... Ang dami nilang kinumit doon. Nagkumit sila ng Primal Split. Namatay yung AM nila. Nag-rotate pa yung 3 rows nila doon. So, yung makikita natin doon, kung gaano ka pesky. Itong Team Verso ni Wiha, space yan sa ibang course, lalo sa Medusa na kailangan ng marami mga farm. And of course, yung kanyang level. Grabe. Primal Split. Apat na heroes yun, tama? 4 heroes nag-rotate. Tapos nakuha niya pa doon yung Anti-Mage na sobrang ganda para sa side ng CEC. Yan na nga, Vlads. Anong susunod kayong item dito? Crimson? O talagang uso ngayon sa meta? Pwede mag-necro muna. Depende sa akin na kung anong pa-priority nila. Pero ito, TP out na lang. Mukhang dito naman siya sa may mid lane magbabahay. Tapos Medusa naman, saktong farm na lang sa jungle nila, sa Ancients nila. Kasi patuloy na magpe-pressure na naman dito si Wiha on his Team Verso. Balik sa lane dito si Kuefa. Ayan na nga nakita. Ubusin niya lang yung mga Treants na yan. Kaya kailangan i-spread out lang yung pag-control sa mga Treants dito. So ayan na nga nakita natin. Na-spread out yung kanyang Treants. Ang mahirap lang dito. Yung NT kasi kailangan niya ng item. Sure yung isang lane dyan para na lang dun sa AM na sobrang laki pa nung kailangan habulin. Yung Brewmaster hindi rin naman pwedeng walang item. So kailangan niya ng item. Tinan mo gagawin niya, magdo-dominator na nga siya. Magdodomi na nga lang yun. Triple rate ban para dito sa Anti-Mage ni Mickey. Susubukan nila makipagbasagan sa mid-game siguro. Tagan mo naman itong sarap buhay, oh. Basag pa yung tower. Hindi pa nalasit doon ng task. Tingnan natin. Tatlong hero na nandito sa middle lane, no? Para makontrol lang itong... Yung item selection niya, pang magme-mechanism siya. Talagang durability. Plus the sustain. Ganyan lang gagawin niya dyan, no? Mungulit sa... Para mabigyan niya ng space yung kanyang course. Grabe, oh. Mag-isa lang to, Timber. Samantalang dito sa bottom lane, makita natin, ginugaw nila rito ang nag-iisang hero, yung Brewmaster na walang... May primal speed yan. Pero na-roar! Pinaabot. Napakagandang roar. Coming from the BM. Yung Timber, so hanggang ngayon, buhay pa rin. Na-snow na pa nga namatay, eh. Ang dami na nalang binigay rito sa Timber. At nandito rin si Misery to provide help o support sa kanyang Timber. So, wala niya na mag-out dito. Wala na rin siyang money. Sorry. Nakaka-instant lineup ng si Easy sa totoo lang. No, nakita ko pa nga lang yung S-Bend, pati Medusa. Alam mo na mangyayari. Shoutout kay Sean Vibar. Pati kay...
Alson Abarca Lagud. So ito, balik sa top lane. Hindi siya pressure. Matalang si Misery naman, nabigyan ng go-go sa go. Ay, pero mahuhuli pa rin si Kuefa. Wala, walang roar to, kakagamit lang. Pero tingnan mo naman yung boar. And the hook for the vision. Ang sakit nung damage nung... Naka-double damage yung Medusa. Ang sakit. Isa pa. Easy kill para dito sa BM o sa Beastmaster ni Tavo. So 5-5 tayo dito mga sir. 11 minutes in, AM. Napakalayo sa network. Sobrang uso nung mga item na pang sama-sama. Best of one kasi. Diba naalala mo, ginawa rin ng CEC ito sa, ano, sa TNC? Sama-sama gaming, oh, talagang ano, death ball lineup, death ball strat. All or nothing sila lagi. Yan, shoutout kay Brian Evangelista, pati kay Nicholson Borge Tiamsim. AM naman dito, ako, ang layo pa ng Battle Fury. Siguro, kung tuloy na itong gagawin nila, baka abutin siya ng mga 18 minutes bago makapag-Battle Fury dito sa game. Wala siyang ano, lane, oh. Saan siya magpa-farm dito? Naka-push in yung ano, mid lane. Pero ito, snowball para kay Wea, kumonek. At ito na yung anti-mage. Makulit ka kanina ka pa. Easy burst para din sa Team Berserk. Chain Frost pinakawalan. Yung Primal Roar ginamit na rin. Nagtalbukan sa backline. Pero wala kasunod. Wala nga follow-up. Pero at least nakuha na ni Team Berserk. Pero again, marami silang ginamit doon just to kill out itong... Timberso. Pero okay na yun para sa kanila kasi ang mas mahalaga sa kanila ngayon makapag-farm ng mas matagal yung AM, mapatagal nila yung pressure na pwedeng ibigay sa kanila ng CEC at kung sakali makabasag na rin ng objective dahil nakakaisang objective pa lang sila hanggang ngayon. Samantalang yung bottom lane naman nila is still looking good for the Dire. They still have tier 1 dun sa baba. Sa middle lane naman tier 2 still up. Eto na, chance ni Miguel to farm his Battle Fury. Mahal kasi ng Battle Fury. No? Mahal nga, yun nga eh. After niya mabili yung voice daw niya, mag-iipon pa siyang tutu. Tutu. Pero buhay na naman si Wea. Ito yung kanyang item going for the Garden Reaps. Mag-hood muna siya. Hood of Defiance. Hood of Defiance. Shout out sa Arena, sa SD Gamers na nanonood ng live stream kay John Rafael Gabieta. Buena Obra, Clyde Gesiho. Pasensya na kayo, Gesiho. Sorry, hindi ko alam kung paano masayang yung name mo. Pero pasensya na kayo kung hindi nababasa ni Calbs yung mga chat niyo. Medyo malayo. Ano yung malayo yung screen sa akin? Sino yung nabahala dyan? Ako medyo malapo pa nga sa akin katutusin. Sino yung nabahala sa inyo dyan mga sir? Pero eto na, naka-smoke up sila, nakapasok sila sa backline. Etong Leech, unahin. Ako sure talaga. Wild response, easy kill. Walang armor. Si Wea dito sa bottom. Yung NPO nagsisimula na dito. Nakakuha na siya ng tower. Pwede pa ulit siyang kumuha ng tower doon. Hindi, nag-rotate yung Medusa. Kasi yung Fury nag-split push doon sa bottom. I mean, sa top lane. Si Wea naman na dito sa bottom. Alam na nila yung gagawin nila. Huwag na natin pansin yung Timber. So, alisan na natin kung nasaan yung lane niya. Or kung pupunta nila, kompleto. 3 to 4 heroes lagi sila doon. Ahay! Uli, pero walang follow-up. Nang inis lang yan ang ulit lang dito sa bottom lane. Dinidistrapt lang nila. Pagpa-farm, makala na magpa-farm sa jungle. Pero si Tavo, nandito. Nag-iikot. Yung Roar is up and ready. Pero kasama niya lang dito yung Medusa. Walang ibang hero. Nandito ang karamihan. Mostly sa heroes ng Alliance nandito sa bottom lane. At si Wea. Pero hindi gano'ng kahead na rito yung Timber, ha? Pero ito, I think, papalagam ba nila? May vessel na eh. Sakit! Ang sakit! Chain Force nandito rin! Yun lang, false promise na ibigay. Tunay na kaibigan si Nalo. Pero patay din dito. Patay na yan. Oh. Uy! Healthy! Buhay na buhay! Akala natin patay na. Hindi nila sinundan kasi. Yeah, parang pinabayaan nga. Ayaw nila susundan. Kung kailan eto si Wea, pwede siya mamatay dito. Naka-vessel, naharangan pa yung daan. Nako! Delegates to. Pero the armor was given. Ang tagal ng fight dito. Diyos mio. Primal split ginamit na rin. Eto na ang Medusa. Nagro-rotate na rin dito sa shrine. Sa bottom. I mean, yung Oracle ba yun? Ano yung S-Ven pala? Sorry. S-Ven yan. S-Ven. Nabuhay na ulit sa tagal ng team fight. Pero ito. Tamang control lang. Cyclone. Ginamit. Eto na. Pero ang tagal ng TP niya. Kasi kaka-TP lang niya ng hero from the Radiant. Yung Medusa. Ah, ito, may kalalagyan ito. Wala na itong Primal Split. Pero yung Medusa, nandito na nga rin sa may bottom lane. Pero hindi ko alam kung anong ginawa dun ng Brewmaster. Parang wala sila nang napala dun sa Primal Split na pagkakagamit. Space lang yun.
Ang tunay na kwento, ayan, no, yung NP nakakapag-farm. Eto namang si Mike, kahit pa paano, hindi na lang. Makakakuha na ng kanyang battlefield. Demon Edge na lang hinihintay. Kanina sabi ko 18 minutes, pero I think bago mag-18, makukuha niya na kung hindi siya mapipick off dito. Pero dahil nga sa mga nangyari, tower na lang yung kukuhanin muna na si EZ. Fury yun pa, chepe-chepe lang dito sa top. Pero eto na ang side ng si EZ. Tuloy nila yan. Mm-hmm. Nandito sila sa bottom lane. Walang rival split. Sulitin nila. Sulit talaga yan. Pero kanya, oh, diba na-crimson muna siya. Magde-defend na nga to. Nakikita ko lagi item selection ng NP. So tier 2 is now down para dito sa Dire, sa kanilang bottom lane. Itong Sven picking up some levels and extra gold na rin dito sa middle lane trying to defend. And level 8. So makita ang legs ko. Kaya maniwala dyan. Gusto niya lang humiga. Ayan, habang wala pa nangyari, shout out kay ako po si Havok, kay Richard Merca, Mercado, Reynold Germino. Pasensya, oh, kamusta ka na daw? Oy, Reynold, shout out sa'yo, papi. What's up? Kay Marlon Escoton the second. Ayan, shout out sa asawa niya, si Jay, nanonood ng stream niyo habang nagme-makeup. Alam ba, nina pa pinabash ni Jack. Ano sinasabi ni Jack? Signs of aging daw, nakakailang type na yan. Sara ulo ka, hindi ko palabasa, hindi ko nababasa, ganyan ka. Pero itong si EZ going for the Roshan, pero nandito yung side at ng Alliance. At isipin na natin sabihin yung Roshan nung land sa Beagle kasi bawal magkaarinigan. Crimson Guard ginamit na nga rin dito. Walang mana yung ano rito, bro. Bro, master, anong ginagawa mo, sir? Pero ito na nga. Ay, sinuntok. Sinuntok sa buwan. Roar, ginamit. Batayang timber. Pero walang pang primal split. Bakit yung bro master. Bakit naman ganun? Patay din dito. Yung Nature's Prophet. Buyback na rin dito si Weeha. At yung teammates niya is still going at for the Roshan. Sige sa inyo na. Inyong-inyo na. Sabi ng Alliance, ayaw na namin. Pinabasa ako, sorry. Sabi, akala daw nila yung hilik mo. Nag-landing nila yung aeroplano. May nagsabi nga, parang race car eh. Pero, and we are on his team verso. Tamang goal lang dito sa tier 2 tower, the middle lane. And they will easily take another objective. Dalong objective yun. Aegis plus tower. Pag-grips na nga siya dito. Ito yung AM na ko. Kahit na meron na siyang Battle Fury, alam natin, hindi naman yun enough. Para makalaban na siya dito, more farming pa yung kinakailangan niya. Shoutout kay Nawala. Jeng Jeng. Ah, si Jeng Jeng. Shoutout kay Jeng. What's up? Pati kay Jetro Salarda, Paolo Justiniano, Jativa, Jomar Cayetano, Richard Mercamercado, Ariel Mukalidtad, Ebus. Tapang dito ng Wii, ho. Pero alam, kaya na nila yung version. Okay lang mamatay ako. Yun yung, okay lang, ha? Oh, alam siya, okay lang mamatay siya. Eh lang yung role niya rito sa game, eh. Ano ang item na ito, Ispin? Makiklik ba natin? Pwede i-click, diba? Oo, oh, pwede mo i-click sa taas. Ayan. Medallion. Pero pwede na siya mag-dire escape mo. Para tumayo ka naman dyan. Vessel, dagger. So yung nag-vessel eh, yung bro. Oo, yung bro nga yung nag-vessel. Wala, kailangan nila ng early vessel. Kaya nga, medyo tumagal rin yung item niya kanina. So, 9-9 pa rin tayo. Mga nag-aabang na first 10 kills, mukhang eto na ba? May mangyayari, mas snowball, sabog, ang kanyang sprout. Pero Weeha, let's go. Ang hirap patayin kasi nito. Pakabang nga lang. EM naman, mga blink out lang. Tamang farm pa rin dito. Marami pa siyang kailangan dito eh. Yung anti-mage, pero abangan na lang natin kung pwede niyang i-offer dito sa ating game. Ulitin ko guys, ha, best of one lang to, best of one series. Ang matatalo, laglag na dito sa first major ng taon. Then syempre, mananalo, magpo-proceed sa round 2 lower bracket. Apat yung ating best of ones. Siyempre, included din yun. Pangapat yung TNC. Ayun, kasama yung TNC doon. Kalaban nila mamaya is yung T-Master. Pero halimaw din makakalaban na after kung mananala sila doon sa T-Master. Shoutout kay Larcy Palak.
pati kay Kelbatran, happy birthday sa'yo. O, yun si Larcy. Shout kay Larcy. Pakurot sa baby mo, Larcy. Ayan, shout kay Larcy. AM Medusa sa late game. Tingin ko, depende pa rin eh. Aray. Aray, Misery still alive. Ako nag-cleave, tumama. Actually, nakakuha ng kill doon si Boxy Onyx Brewmaster. First 10 kills Alliance pa yung makakakuha. Eto na si Wiha, Primal Split na gamit. And they're currently focusing yung Medusa. Pero ayun nga na, ay, ito pa lang si Tabo ang kanina nakafocus. Pero kailangan niya na mag-out. Takbo na. Mag-expire ng kanyang Primal Split. Nakita pa rito nga, aray ko, saan ka pupunta, sir? Pero nakapag-dagger, swerte naman nun. Hindi napakawalan ka agad yung Chakram. Pero kita siya dyan, ah. Kita siya rito ni Tabo. Ayun na, Wild Access Kumonek. Eto na ito, ang daming pamputol ng puno eh. Parang bawal punta sa puno. Sakto yan para... Ayan, aray ko. Sakto yan para dun sa ano sa Furion talaga. Timber, Beastmaster, gawa ng ano, Wild Access. Kailangan niya makapagmanta dito. No, eh. May DPC? Oh, lahat naman, lahat 'di ba? May DPC na nakuha every major ngayon. HFN, may Hurricane Bike, Misery naman, Life Support, ganyan lang. Paskadi so, matatalo na. Yun, matatalo, hindi mananalo. Ah, akala ko mananalo. Mananalo lang. Yung mananalo lang. Mm. Shout sa inyong lahat, guys. Good morning. Basta yung pinakamalit, 75. Ah. Handa nang. Ito na yung Medusa. Ayan, may armor. Nakabawi na nga yung AM. Nasa pangalawa na kanina. Sobrang hirap. Pang-anim siya kanina sa network eh. Pero, ang problema, pumahig rounds na rito. Yung CEC. Ito tang strat na to. Ano, nakakainis. Sa totoo lang. Pero wala eh. Strategy yan. That's how you win games. Maski nakakainis, sabihin natin nakakainis. Pero effective eh. Ayan na nga. Malapit na mag-drop yung isang barracks dito. Sa side ng Alliance, AM still needs more item and levels. Kaya hindi niya pa kailangan jumoy ng fight. Bigay na lang talaga itong bottom na rocks. So yun nga, lanes of rocks is now secure. Oh my god, wala tong Brewmaster Split. Walang Primal Split to. Naroar pa nga. At yung Chakram, tignan niyo naman, patay ito. Naka-false promise lang yan. Kaya siya tumagal ng ganun. Hurricane Pike in para dito sa Medusa. Lumaban dito sa Mickey. Yung Void binigay pero wala pa rin muhabagsak. Actually, meron isa. Si Misery lang. Si Misery lang. Pero ano naman ngayon, guys? Tayo dito, patay na rin. Nag-buyback na rin dito yung Lich. Same goes for the Tusk. Pero Mickey still chasing out yung isang hero dito. Which is yung Team Burso na walang mana. Pero ang hirap pumatay talaga. Ang hirap patay nung si Easy. Wala na mag-out. Nag-out na nga sila. Pero sa bagay, may nakuha silang buyback. So, medyo okay na rin. Kakalma na pero naman tayo dito. Pero nag-buyback rin yung Toscar eh. O, baka daw gusto mo ng kape. Sabi ni Carlos Rodriguez. Salamat, sir. Magta-thank you na lang agad ako. Ito na yung team, pero... Uy, nakipagpaluan. Wala, alam niya, walang void eh. Oo, walang void. Kagamit mo lang, di ba? Kagamit mo lang, baby. Paluan tayo. Aha, Tavo. Kaabangers lang si Tavo. Hi kay Mitch Jimena. Shout kay Mitch. Shout sa'yo dyan sa Canada. Kay Fujimi Gaming. Pati kay Aaron Remorin, John Edmund Grusin, and Ken Lopez. Billy Vergara, guys, sa lahat na nag-shoutout dyan, wish pala po. Kapag di ko na kayo na-shoutout, ibig sabihin, meron lang nangyayari. Pero hanggat kaya ko na makai-shoutout. Kahit di ako mahilig mag-shoutout dahil hindi kita ni Calbs. Gagawa natin ang paraan, ha? Hindi ko kita. Sorry, guys. Medyo malayos kisaan. Alam ko, ano bang, ano ng lower bracket? Di ba lahat best of one? Lahat best of one. Itong round one, ha? Oo, yung round one. Pagdating ng pangalawa. Round two yata, best of three na. Best of three na. Jackman, patingin nga nung bracket. Pero ito tayo, 25 minutes. 13-11 ang ating score. Tinanong ko pala to. Ayan na, sabi niya, hirap ng tanong mo, Miss Rain, kung sino yung coach ng Team Aster. Ayan, best of three yung lower bracket round 2. Ang makakalaban ng TNC Team Liquid, mananalo dito sa Alliance, tsaka sa CEC, kakalabanin yung Vici Gaming.
Ang hirap ng ano, bracket ng TNC sa totoo lang. Kung mananalo sila sa Aster, mga kalaban nila Liquid. Oy, teka lang, balik tayo sa ating game. Oy, naror, pero may defensive snowball, pero ang problema, nandito na. Uriku, ubos ka agad. Wala nang brew, walang task. Eto pang isa. Wala na ring Oracle. Buyback yung Oracle. Na Stone Gaze sila doon ng Medusa. Yung pang kanina, dieback yan. Mukhang igogo na nila at tatapusin to. Ayaw na nila patagalin. At eto pang isa, Mickey. Anong nangyari, Mickey? Walang buyback to si Mickey. At ito, nag-aabol na lang sila ng kill. Pag napatay na nila to, yun na nga, sure beats na nga to. Ito na ang katapusan na hinihintay ng si Sing. Nag-GG na. At GG will be called. So, ang mga kalaban nila ay Vici Gaming. Vici Gaming. Bilis naman nun. Nakakainis talaga yung drop na ganyan. Lich. Kung mag-gets yung play parehas naman sa game, Clash of Pushing talaga natalo. Sa tingin ko, ang pinaka pinatalo, kung saan sila natalo, yung sa early domination nung Timberso. Timberso. Hindi nila na-control yung Timberso. Masyadong nag-dominate siya agad. Nakita niya yung ginawa niya, pinush niya yung dalawang lane. Ay, yung ano, top lane going dun sa ano. Pero namatay siya. Takes four. Oh, apat. Primal Speed ginamit din nila dun. Nakakuha pa siya ng isang kill. Yun lang, GG bet. So, yun na nga. So, Alliance will be drop. Ay, I mean, magda-drop na sila rin sa tournament in na to. In AM, we trust. Sometimes. Sometimes. Ang sama kasi, pang-anim siya sa network, sobrang baba. Tapos yung kalaban nila, ready na mag-high ground. Battle Pati, Fury pala yung gamit niya eh. Sakit. Bukas mo. And feeling ko kasi, yung AM, good pick naman siya. Maganda naman. Oo, pero sa gantong laruan, lalo na kapag best of one, I don't think na dapat kumukuha ka ng AM. Kasi yung strategy ng best of one, sobrang iba. Tsaka ilang beses nilang na-burst yung brew na hindi nakagamit ng split. So, ganyan kami natalo sa golpe de gulat. Diyos ko, yung brew namin, hindi makapag-eses. Hindi ko matanggap. Galit pa siya. Sabi niya, alat lang. Ay. Ay, hindi kaibigan kayo. Si BMB. Shoutout kay BMB. Eto, hintay natin. Tingnan natin yung next series natin, mga sir. Another best of the one. The Pango tsaka Thunder Predator. Ito, ikakast din namin ni Rain. Apat na best of one kami mga kasama nyo. So right now, 0 out of 10 pa rin yung lobby. Oh, sorry. Hindi, yung sa akin na mo. Malakas. Malakas ba? Hindi, sa akin yung one. Ay, salita ka nga. Hello, mic test. Ay, yung tama salita. Hello, mic test. Ayan, akin. Ayan, okay na. Si Burning daw sa akin na game. Okay. Let's go. Shoutout daw. Ayan. Okay. Oh, ayan. Bumawi ka. Pa-shoutout kayo kay Cavs. Ayan. Kay Giancarlo Baldos. Ayan. Shoutout sa'yo, papi. Good morning. So, yun na nga. Laglag ng Alliance dito